Pinagkokomento ng Korte Suprema ang COMELEC, Senado, Kamara at Kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos kaugnay ng hiling na itigil ang pagbibilang ng boto ni Marcos. Tingin ni Senate President Tito Soto, posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung pagbibigyan ng TRO. Ang abogado naman ni Marcos sinabing walang kapangyarihan ng Korte Suprema na pigilan ang bilangan. Narito po ang report. Sa susunod na linggo na magsisimula ang pagbibilang ng boto para sa Pangulo at pagka-vice-presidente. Nakatoka ito sa Senado at Kamara na magko-convene bilang National Board of Canvassers. Pero ang pagsisimula ng bilangan, hinaharang ng dalawang petisyon ng mga biktima ng martial law na humihiling ng temporary restraining order. Kung mangyari ito, ngayon pa lang nagbabala na si Senate President Tito Soto. Kung kakatigan daw kasi ito ng Korte Suprema, tila pag-aanyaya daw ito na mangyari ang isang constitutional crisis. Hindi na raw kasi maaaring mag-meet ang 18th Congress pagkatapos ng June 3, kaya wala nang makakapag-canvas ng mga boto na itinakda ng saligang batas. Kung wala raw na iproklamang presidente o vice-presidente pagsapit ng June 30, iminumungkahi daw ba ang isang holdover government? Hindi raw ba krisis ito? Paniwala naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi uusad ang petisyon. Hindi daw mapipigilan ng Korte Suprema ang Kongreso na gawin ang tungkulin nito na i-canvas ang mga boto. Ayon naman sa mga abogadong naghain ng petisyon sa Korte Suprema, nirerespeto nila ang pananaw ni Soto. Sabi ni Attorney Howard Calleja, tulad daw ng Kongreso, may mandato rin ng Hudikatura na i-interpret at sundin ang rule of law bilang independent branch of government. Ang totooan niyang constitutional crisis ay kung ipoproklama ang isang kandidatong hinatulan ng perpetual disqualification na humawak ng public office. Ayon naman kay Attorney Ted Teh, hihintayin na lang nila ang komento ng Senado at maghahain ang kanilang tugon kung kakailanganin. Bukod sa Senado, pinagkokomento rin ng Korte Suprema sa loob ng 15 araw ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos, COMELEC at Kamara sa petisyon na nagpapatigil sa pagbilang ng mga boto ni Marcos. Hinihingan namin ang pahayag ang Senado at House of Representatives. Handa naman daw magbigay ng komento ang COMELEC at hihilingin ang Solicitor General para mag-represent sa kanila. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcos tungkol dito. Pero ang abogado ni Marcos na si Estelito Mendoza nag-file na ng manifestation sa Korte Suprema. Giit ng kampo ni Marcos, walang kapangyarihan ng Korte Suprema na pigilan ang canvassing ng Kongreso at proklamasyon kay Marcos. Tinukoy ni Mendoza ang Article 7 ng Saligang Batas na nagtatakda ng termino ng bagong halal na pangulo at ikalawang pangulo mula sa 30 araw ng Hunyo at matatapos sa parehong petsa, makalipas ang 6 na taon. Ang returns daw ng eleksyon para sa President at Vice President ay itratransmit sa Kongreso. Sa oras na matanggap ito, dapat daw buksan ang lahat ng certificate ng hindi lalampas ng 30 araw. Natuwa naman ang kampo ng petitioner sa aksyon ng Supreme Court. Pero dahil daw may hinahabol na oras, sana raw ay hindi na ma-extend ang 15-day period para sila ay sumagot. Sa gitna nito, patuloy naman ang paghahanda sa Kamara. Pangungunahan ng House contingent ni Speaker Lord Alan Velasco. Buo na rin ang 7-member canvassing committee ng Kamara, pati na ang 4 na alternates. Alas 5 ng umaga ng Lunes, inaasahan ang pagdating ng ballot boxes na naglalaman ng certificates of canvass mula Senado. Alas 10 ng umaga ng Martes, ang joint session ng Kamara at Senado. Alas 3 ng hapon naman, ang opisyal na pag-convene ng Kamara at Senado bilang National Canvassing Board at sisimulan na ang pagbibilang. 10 a.m. hanggang 10 p.m. ang schedule ng canvassing, pero pwede raw magbago ito. May mga changes pa kasi baka mamaya ang gawin namin start ng 10 a.m. baka magdiretso naman ano hanggang madaling araw siguro kung kakayanin kasi yung electronic naman tayo konti na lang yung ano yung manual so baka mapabilis pag nakita naman na mabilis baka magdiretso naman siya. Target ang proklamasyon ng mga nanalo sa Biyernes, May 27. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.